Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Iowa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi nakamanga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who be struggling. Winter Tournament Chapter 233. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngay, isang napakagandang connection nga ulit ang pinakita ng tatlong gunggong. Sakuragi, Hisashi Mitsui at Ryota Miyagi. Nung nakagawa nga sila ng isang solid na connection at dahil dito, nabaling nga sa kanila ang momentum. At nakuha nga nila ang kalamangan dito sa huling minuto ng Winter Tournament Championship. Kaya naman silang tatlo ay nagsisiyahan nga, sabay tapik sa ulo ng bawat isa. Ang galing mo talaga, Hisashi Mitsui! Napaka-solid ng ginawa mong tres! Napakahusay mo doon! Suwak na suwak ka at talagang nagyabang ka pa! Yan ang gusto ko sa'yo, mayabang ngunit maibubuga! Napakagaling mo talaga, wika nitong si Miyagi! Habang itong Sakuragi ay sobrang napakalakas nga ng kanyang ginawang batok sa mga to. Kayong dalawa, hindi lang si Mitsui ang mahusay doon. Kayong dalawa, at syempre isama mo ako. Kung wala tayo dito sa kupuran na to, sigurado, hindi sila magkakampyon. Tayo naman talaga ang secret weapon, no? Oh, meaning yun ah, tayong tatlo talaga ang secret weapon dito. Wika nitong Sakuragi. At itong si Mitsui, nagtatawanan na rin nga kasama ang tatlo. Ito talaga ang Sakuragi, napakayabang, walang pinagbago. Napakayabang mo pa rin, ngunit kitang-kita na napakalaki ng improvement mo. Kaya tara na, tapusin na natin ang larong to. Tara na, napakahusay yung lahat. Hindi lang tayo, kundi buong Kanagawa ang pinakamahusay sa lahat. Asaran nga at tawanan ng tatlong ito. Habang nga ang mga kaibigan nila ay nagsisigawan na nga. Tignan nyo, yung tatlong gunggong nagsisiyahan na. Natila ba natapos na ang laro? Yung tatlong mga to, hindi talaga nawawala sa kanila ang kalokohan, sigawan nga ng mga tagahangat kaibigan nila. Habang itong si Ayako ay napansin nga ito. Tignan nyo, yung tatlong to talaga, walang pinagbago, mula ng umpisa gunggong pa rin. Sa ganitong klase ng laro at napaka-crucial na game, nagawa pa nilang maglokohan at magbatukan sa gitna ng court. At nagtatawanan pa ng sobrang lakas. Parang mga bata talaga, walang pinagbago. Parang makukulit lang na magkakapatid na binigyan ng candy na sobrang saya. Ngunit sa kalakip ng lahat ng yan, nasisihan rin kami. Dahil hindi kayo nape-pressure na tatlo, kalakip nga nitong dalawang huling minuto na ng championship. Wika nitong si Ayako. At itong si Coach Ansay ay napingisi nga rin. Tama ka. Parang mga bata talaga tong tatlong to, walang pinagbago. Mula noon hanggang ngayon, parang mga bata pa rin na nagtatawaran at nag-aasaran na tila ba walang problema na iniinda. Ngunit, alam naman natin na once na laro ay nagseryoso na sila. Ganyan ang magandang mga malalaro, hindi nagpapadala sa bugso ng laro. Wika nito si Coach Ansay. Habang sa kabilang banda, mabalik na nga tayo sa laro at sa pagkakataong ito. Hawak-hawak na nga ni Muruboshi ang bola sabay. Nagdemon nga ito at nag-shot calls nga sa kanyang mga kasama. Aichi, 1 minute and 30 seconds na lang ang nalalabis sa oras. Kailangan nating makapundo dito ng puntos at kailangan nating bawiin ang kalamangan. Wika nga nitong si Muruboshi sabay. Nag-dribble nga ito nang biglang
isang napakagandang crossover nga ang kanyang ginawa. Binalik nga ito sa kanan at binalik ulit sa kalawa. At itong si Rokawa ay naiwan nga nung husto at sumayaw nga sa crossover na ginawa nitong si Muraboshi. Kaya naman, dito ngay labis nga siyang nagulat. Ano? Akala ko crossover o double crossover lang ang kanyang gagawin. Isang napakabilis na triple crossover ang kanyang ginawa. Hindi ko inaasahan yun ah. Hindi ko inaasahan na makakagawa siya ng ganun galaw na sobrang bilis. Wika nga nitong si Rokawa. At dito ngay, napangising nga itong si Muraboshi sabay nagwikang. Iwan ang bata. Walang laban ang mga tulaban sa bilis. Wika nitong si Muraboshi ng biglang. Ano? Sino? Sino ang dumaan dito? Sobrang bilis. Hindi ko man lang nakita. At sa mga kamay ko, dinagit niya ang bola. Sino kaya ang taong ito? Wika nga nitong si Muraboshi sabay lumingon nga ito. At dito nga'y hawak-hawak na nga nitong si Miyagi ang bola sabay nagwikang. Kita na lang tayo mamaya. Wala palang laban sa bilis ha. Baka ikaw gunggong. Pagyayabang nga na wika nitong si Miyagi sabay tangay-tangay na nga ang bola. At tumatakbo na nga siya para sa isang pass break. Ngunit dito ngay agad-agad nag-agapan nga ni Oka ang kanilang problema. At dali-daling hinabol nga itong si Miyagi. At dito ngay nagsasabayan nga sila. Hindi ka makakapuntos dito, Bugwet. Hindi kita bibigyan ng puntos. Walang puntos na magagawa ang isang katulad mo dito. Masyado kang maliit. Pagyayabang na wika nitong si Oka. Habang itong si Miyagi ay napangisi sabay. Isang pasa nga ang kanyang ginawa at behind the back nga ito. At paglingon nga niya, sakto, hawak-hawak na nga ni Sakuragi ang bola at sa taas umangat nga ito. Habang itong si Oka ay sinabayan nga rin siya, ngunit bitin na bitin nga ang kanyang talon. Dahil Sakuragi ay nakakuha na nga ng belo sa binagwikang. Ang baba mo, gunggong. Umabot ka naman kahit siko ko man lang. Ha! Walang puwang ang katulad mo dito. Ito na ang oras para magyabang din. Magyabang sa isang katulad mo na sobrang yabang. Wika nitong Sakuragi sabay. Slam dunk na nga ng bola. At dito nga'y isang posterized slam dunk nga ang nakamit ni Oka dito kay Sakuragi. At hindi lang yun, napapito pa nga ang referee sabay nagwikang, foul counted, one free throw. Sigaw nga ng referee. Kaya naman dito nga napangising nga itong si Miyagi sabay nagwikang, yan ang napapala ng mayabang. Huwag mo kong yayabangan pag narinig yan ni Sakuragi, siguradong babawian ka niya. Ha! Wika nitong si Miyagi. Habang itong Sakuragi ay tinaas nga ang kanyang kamay. Huwag na huwag mong yayabangan itong kapatid ko na to, itong kaibigan ko na Bugwet. Dahil once na yabangan mo to, sigurado may kalalagyan tagunggong. Wika nga nitong Sakuragi. At dito nga ay isang free throw nga ang kanyang pinakawalan. At sa pagkakataong ito, mintis nga. Kaya naman itong si Coach Takato ay napasigaw nga, follow up rebound din anyo, kunin nyo ang rebound, importante yan. Clutch ang bawat puntos dito, wika ni Coach Takato. Habang itong si Ayako ay napasigaw nga rin, tama si Coach, kunin nyo ang rebound na yan. Hindi pwedeng makuha nila ang rebound na yan. Wika nga nitong si Ayako. At sa taas umangat nga itong Sakuragi, ngunit natansya nga niya na mali. Naku, mali, mali ang pagtalon ko. Hindi ko tansyado, masyadong maaga ang pagtalon ko. Hindi ko maaabot ang bola nito. Mabibitin ako, panigurado. Wika nga nitong Sakuragi ng biglang, pasok nga ang slam dunk. At paglingon nga niya, saktong-sakto, isang napaka-perfectong timing nga ang ginawa nitong si Rokawa. Dahil dito nga'y isang slam dunk nga ang nagawa nitong si Rokawa para itaas ang kalamangan sa 6. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ngayong nakukuha na nga ng kanagawa ang momentum, abangan natin susunod na bahagi.